ganito kahirap at kalaki yung sakripisyo na ginagampanan ng ating mga kapatid na magsasaka sa mga kanayunan. Masiguro lang na hindi magugutom yung mga mamamayan ng buong bansa. Ha? Hoy! Lakas ng ulan. Ha? Umaraw man o umulan, at kahit sa gitna ng bagyo ay nasa mga bukirin sila, masiguro lang na meron tayong pagkain na iahain sa ating mga pagkainan. Nakakalungkot nito. Sa kabila ng kanilang mga sakripisyo at sa kabila na sila ang itinuturing na gulugot o backbone ng ating ekonomiya, ay bibihira tayong makarinig ng pagkilala mula sa ating lipunan. Ito ang isang malungkot na katotohanan sa buhay ng ating mga kapatid na magsasaka sa mga lalawigan. Mahirap isipin yung isang bansa na walang magsasaka. Although may mga pailang-ilang bansa na umaasa sa pag-iimporta o pag-iimport ng kanilang mga pagkain. Pero sa mga kagaya natin o sa gaya natin dito sa Pilipinas na itinuturing na agricultural na bansa, ay karamihan sa ating mga kapatid na nasa probinsya ay nabubuhay sa pagsasaka. Pero ang masakit dito, karamihan sa ating mga kapatid na magsasaka, lalong-lalo na yung mga maliliit lang ang sinasaka o yung mga nakikisaka lang, ang nananatiling mahirap o nananatili sa tinatawag nilang below poverty line. Ito yung mga pamilya na kumikita ng mababa pa sa 13,000 a month. Pero ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ating mga kapatid na magsasaka sa Pilipinas? Ano-ano nga ba yung mga kanilang kinakaharap na problema o mga challenges? At kung bakit karamihan sa kanila ay nananatili mahirap o nananatili sa tinatawag nilang below poverty line? Ayon sa datos na ipinalabas ng PSA o Philippine Statistics Authority, mga 2 taon na makakaraan ngayon, ang mga magsasaka daw kasama na yung mga mangisda ay nananatiling pinakamahirap sa ating bansa. At ang nakakalungkot nito ay karamihan sa mga magsasakang ito ay nabibilang sa halos 20 milyong Pilipinos na patuloy na nabubuhay sa matinding kahirapan. Pero bakit nga ba marami sa ating mga kapatid na magsasaka ang nananatiling mahirap?
bakit nga ba marami pa rin sa kanila ang hindi makaahon-ahon sa sobrang kahirapan? Hindi rin may kakaila na may mga umasenso sa pagsasaka. Ito yung mga may mga malalawak na lupain o may mga malalawak na sakahan at may sapat na kapital. Pero hindi rin mapapasubalian na higit na mas marami yung mga magsasakang patuloy na nagdarar upang buhay. Maraming faktor kung bakit may mga kapatid tayong magsasaka na hindi nakakaahon-ahon sa hirap. At ang isang nakikita ko rito ay yung kawalan nila ng sapat na kapital. Ang isa pang nakikita kong problema dito ay yung sobrang taas ng presyo ng kanilang mga ginagamit sa pagsasaka. Gaya na lang ng sobrang taas ng presyo ng mga abono at mga pestisidyo na kanilang ginagamit. Idagdag mo pa yung mataas din na bayad ng mga nagtatanim at ganun na rin yung mga makinarya na kanilang ginagamit. At dahil sa kawalan nila ng sapat na kapital, ay napipilitan silang mangutang sa mga microfinancing, mga nagpapautang na sobrang taas ang interes. Karamihan dito ay umaabot ng 10 hanggang 20% ang interes. At ang higit na masakit, pagdating ng anihan ay sobrang baba ang presyo ng kanilang mga produkto, gaya na lang ng palay. So, paano mo asahan na makakabawi si magsasaka? Marami sa kanila ang halos kulang pa yung kanilang inani para ibayad sa kanilang utang. At halos wala nang matira para sa kanilang pagkain. Idagdag mo po dito yung kawalan ng post-harvest facility na malaking tulong sana para sa ating mga magsasaka para maproseso yung kanilang mga produkto at para hindi sila mapilitan na ibenta yung kanilang mga ani sa mababang presyo. Pero dahil nga sa kawalan ng mga pasilidad na ito ay napipilitan silang ibenta ng mababang presyo para maiwasan yung pagkasira ng kanilang mga produkto. Ang isa pang problema o matinding kinakaharap ng ating mga magsasaka ay yung pabago-bagong panahon o climate change. Gaya na lang ng mga hindi inaasahan na pagdating ng mga malalakas na bagyo. O di naman kaya ay tagtuyot na sobrang nakaka-apekto sa kanilang mga pananim. Pagka minalas-malas si magsasaka at dinaanan ng matinding bagyo ang kanyang pananim, wala siyang aanihin. Nangangahulugan na wala rin siyang ibabayad sa kanyang mga utang at wala rin siyang kakainin. Yan ang malungkot na katotohanan o realidad sa buhay ng ating mga magsasaka sa mga kanayunan.
Sa ngayon ay may mga naririnig na rin tayo na pinagkakaloob na tulong o ayuda ng ating gobyerno para sa ating mga kapatid na magsasaka. Gaya na lang ng pagbibigay nila ng libreng abono at libreng binhi sa panahon ng taniman. Pero sana ay dagdagan pa ng gobyerno yung kanilang tulong na ipinagkakaloob. Para naman sa ganun ay makaagapay yung ating mga kapatid na magsasaka sa mga kanayunan sa mabilis na pacing ng buhay.